Hoy, magandang gabi po sa ating lahat. Hello, New Life, maganda po gabi sa inyong lahat. At siyempre, sa ating kauna-unahan lagi, ito yung ating hindi maunahan ng iba sa pagbubukas, pagbibigay ka agad ng comment. Magandang gabi, Ate Jo Gonzales Tomas, at saka si Ate Jenny. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tunay nga na isa pong mapagpalang araw ito, ipagpasalamat po natin sa Panginoon itong araw na ito dahil patuloy po siyang gumagabay sa atin. Kaya nga huwag po tayong magsasawa sa pagpapasalamat sa ating Diyos. Sabi nga nung aming devotion kanina, yung magising na nga lang tayong malakas sa umaga ay isa na pong malaking pagpapala at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Sige po, bago po tayo manalangin, batiin muna po natin itong mga early birds na ngayon po ay sumasabay sa atin. Kaya pakiusap lang, dyan lang kayo, dito ako, sama-sama po tayo sa isang oras na pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon. At ito po yung magpapalakas sa atin. Napakaganda po ng ating topic sa gabing ito, bearing burden. Kaya dyan lang kayo, samahan niyo po kami sa ating pag-aaral. Magandang gabi, Ate Maricel, Ate Sheila, Sheila Dulce. Magandang gabi sa inyo lahat. Si Ate Carol, Manalo Kuyom. Yan, yun ang mga maaga, yung mga early birds. Thank you at sinasamahan niyo kami. Ate Linda, na ngayon po yung nasa ibang bansa. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa mga nasa Taiwan, Singapore, Saudi Arabia, Abu Dhabi, magandang gabi po sa inyo lahat. At muli, ang aking pong paalala, samahan niyo po ako sa isang oras po na ating pagninilay-nilay ng salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon po, ito po yung magpapalakas sa atin. Kung tayo po physically ay kumakain ng 3 beses, may merienda pa, ganun din po ang ating espiritu, ang ating kaluluwa. Kailangan po palakasin din po natin. Dahil kapag ka po hindi naging malakas ang ating espiritu, ang ating soul, ang ating kaluluwa, ay konting pagsubok lang, ay hindi na tayo makakabangon. Lalo na nga po sa kapanahonan ngayon, talagang evident, nakikita po natin ang talagang malaking pagsubok na dinadaanan po natin individually, sa pamilya, at even sa ating church. May mga pagsubok po tayo dinadaanan. Magandang gabi, ko Pastor Peter Yap. Bukas, palala ko, kasama ka sa meeting natin dito sa Amanda. Magandang gabi, Kuya Ronald, Ate Jenny, Aljon, good evening. Kuya Aljon, good evening po, Kuya Raul, Ate B. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ate Lani, si Ate Tess, Balmes, magandang gabi po sa inyong lahat. Sige po, bago tayo magpatuloy, siyempre, manalangin muna po tayo. Itaas po natin, anuman po yung concern po natin sa gabi na ito. Believe na ang Diyos ay tumutugon sa kanyang mga panalangin. Dahil ang Diyos po ay tapat po sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga sinabi. Everything what He said, He will fulfill, He will do it because He is faithful. Hindi po nagsisinungaling ang ating Panginoon. Kaya po ngayon po, ngayong gabi, manalangin po tayo, itaas po natin ang lahat po ng ating mga concern sa ating Panginoon, yung ating mga hinaing, yung ating pong mga kabigatan na nagpapasikip ng ating dibdib. Pag-aalala po natin sa ating mga anak, manalangin po tayo. Amang Diyos naming makapangyarihan, salamat po na tunay na napakabuti mo. Karapat dapat kang luwalhatiin, pasalamatan, itaas sa bawat buhay ng bawat asa ang iyong mga anak, Panginoon. Salamat po that every time we come into your presence with boldness, hindi po kami nangingimi na lumapit sa iyo dahil ikaw ay aming Ama.
kami iyong mga anak, at ikaw ang Diyos na tumutugon. Kaya po, Panginoon, naman po yung mga concern ng aming po mga kapatid sa health, sa pangangailangan, sa protection, in the name of Jesus, tinataas po namin ito, Panginoon, sa iyo. Wala po kaming ibang pwedeng pagtatiwalaan, kundi ikaw lamang Diyos namin buhay. Wala na po. At salamat po, Panginoon, on what you have said on your word, that you will never leave us nor forsake us. Sa kapanahonan po namin ito, Panginoon, dumaranas din po, Panginoon, kami ng pandemic, nag-aalala, nagugulimihanan, minsan nagugulo ang isipan, pero salamat po, Panginoon, na ikaw po nagbibigay sa amin ng kapahingahan. Salamat po sa kapahingahan na ipagkakalog mo sa bawat isa. Sa mga kapatid po namin na ngayon ay mga nasa ospital dahil po sa virus, sa COVID-19 na ito, in the name of Jesus. Sila po, Panginoon, nagugulimihanan, naiinip, nag-aalala. Para God, give them all the peace and joy, Panginoon, sa kanilang buhay. Maging sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang sambahayan, Father God. Para God, cover us, Lord. Cover us with your holy blood. And no power of the enemy will prosper. Panginoon, sa gabing ito, ikaw pa rin po, Panginoon, ang aming nilulunghati, tinataas, pinag-uusapan, Panginoon. Ikaw po yung aming pararangalan sa gabi na ito, Panginoon. Sapagkat walang ibang karapat-dapat, papurihan, parangalan, luwalhatiin, itaas ang pangalan, kundi ikaw lamang aming Panginoon. Jesus. O Father God, we bless you. We honor you. We glorify your name. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Sige po, bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ay tayo po muna ay umawit, magpuri po tayo sa hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, ang ating tagapagligtas, wala pong iba ang ating Panginoon Jesus. Umawit po tayo at magpuri sa Kanya. Darkness, we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle. Rose from their tombs, and the
Amen. Hallelujah. Tulad nga po ng ating inawit at binigay na parangal sa ating Panginoon. Praise forever to the King of Kings. Wala po dapat humpay ang pagluwalhati, pagpapasalamat, pagpupuri po natin sa ating Panginoon. Dahil ang pagpupuri, pagpapasalamat sa Kanya ang tanging makakalugod sa ating Panginoon. Hindi po yung material na bagay, hindi po yung mga achievement po natin, ang ating karunungan, hindi po ito magpapabigay luwalhati sa ating Panginoon. Suubin po natin lagi ang ating Diyos ng papuri, pagpapasalamat, pagtaas ng kanyang pangalan. Dahil ang pangalan po ng ating Panginoon Jesus, ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos ay wala pong katulad, wala pong kapantay. Makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Muli po, isa pong mapagpalang gabi muli sa ating lahat. Sa ating patuloy pong sumusubaybay sa ating online devotion. At ito po nga po ang aming pong paalala. Lagi po nating subaybayan, huwag po nating kakaligtaan ang bawat araw na tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Ito po yung pagkain ng ating espiritu, ng ating kaluluwa. Para po tayo maging malakas, para kung sa ganon, dumaan man po yung mga pagsubok, tsunami man yan o cyclone man yan, makakaya po natin dahil malakas po tayo. Bago po lahat, binabati ko siyempre ang aking nag-iisang asawa, si ang aking darling Mirna Huntura Medial Diaz. Siyempre ang aking anak, binabati ko rin po na ngayon ay nasa Iloilo, nag-iisa namin ang anak na babae, sa mga anak ko kay Ronron, sa kay Kevin. Siyempre sa aking apo, kay Kenzie. Good evening. Nakikinig ba kayo? Nanonood ba kayo? Sige, patuloy na lang po tayo. Diretso na po tayo sa ating tatalakayan. Ang title po na ating sa gabi na po ito ay Bearing Burden. Bearing Burden. At sinabi po ito sa Galatians. Galatians chapter 6 verse 2. Sabi po ron, bear one another's burden, thus fulfill the law of Christ. Sa Tagalog, maganda po sa Tagalog eh. Tagalog, sinabi po doon, tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema. Sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Ano po? Tulungan ninyo ang isa't isa. Bawat isa po, tulungan po natin. At sa ganito daw paraan, matutupad natin ang utos ng ating Panginoon. At ito naman po ang hindi natin may kakila. Very evident. Very evident po, nakikita po natin sa ating paligid. The trouble of various kinds are relentless in this world. Nandiyan lang po. Nandiyan lang sa paligid. Ang iba't ibang klase ng mga pagsubok. Sinabi po ito sa Book of James. Sabi pa nga doon eh, consider it a pure joy na magalak daw tayo kung dumadaan tayo po sa iba't ibang klase ng mga pagsubok. Nandiyan po, hindi po talaga po natin maikakaila. Ang problema ay naandyan lang. Sabi nga, ang problem is constant, remains constant. Naandyan. Kahit paano pong mangyari, sasabayan po tayo. At sinasabi nga po sa Biblia, yung pinagdadaanan po natin mga problema, pinagdaanan na po yan ng ating mga kapatid noong unang panahon. At hindi rin po natin makakaila, mahirap po mabuhay sa mundong ito. And remain focused on heavenly things. Dahil nga po doon sa many affliction in this earthly life. Lalo na nga po sa kapanahon ng po ngayon. Pandemic. Lagi po tayo nag-aalala. Pagkalalabas po tayo sa ating tahanan, nag-aalala po lagi tayo. Pero salamat, ang Diyos po ay hindi po siya natatali sa pag-aalala po natin. Hindi po nagbabago ang ating Panginoon. Mag-alala man tayo, may problema po tayo, hindi nagbabago ang ating Panginoon. Hindi nababago ang kanyang karakter.
lagi po siyang naandiyan. Tuloy nga po nga na sinabi ko, it's not easy to live and remain focused on the heavenly things, yung sinasabi po ang pangako ng ating Panginoon. Dahil nga po sa many affliction dito po sa napinagdadaanan po natin. Kaya nga po paalala po ni Apostle Paul, di ba sinabi po niya sa aklat po ng Colossians chapter 3 verse 2, sabi po niya, set our minds on the things above and not on earthly things. Mas pukawin daw po natin ang ating puso, ang ating isipan sa mga bagay na makalangit at hindi sa mga makalupang mga pangangailangan. Kaya nga lamang po, nasa mundo po ito po tayo, dumadanas po rin tayo ng mga iba't ibang klase ng pagsubok. Sabi nga, kahit nga rin po yung most committed, devoted, believer, ay talaga pong nagsasabi na mahirap talaga ang mabuhay sa mundong ito. There are earthly trials. Napakarami pong mga trials na pinagdaraanan po natin. Mayroon mga problema na hindi sinisiwalat. Kaya nga po, napakaganda po ng topic ngayon. Bearing burden. Kaya dapat po yung mga problema po natin, huwag po nating sarilihin. Huwag po nating ikukubli. Dahil pagka ikinubli po natin, sinarili po natin, ay para po yung bulkan na sasabog. Kaya nga po sa mga pinagdaraanan po natin na iba't ibang klase ng mga pagsubok na ating nararanasan sa mundong ito, ipokus po natin lagi sa ating Panginoon, sa mga bagay na makalangit, na magpapalakas po sa atin. Yes, we worry. Nag-aalablo po tayo. We grieve. We stumble. We are offended. We are tired sa mga heavy burden na mga pasanin po natin. Minsan nagigilty po tayo sa ating nagagawa at mga hindi ba at mga bagay na hindi po natin nagagawa. Bagano, kaakibat po natin ng iba't ibang klase ng mga adversities. Mga iba't ibang klase ng mga pagsubok na minsan ay nananatili po sa ating isipan na nagpapakaba, nagpapaalala sa atin. Totoo po yun, hindi po natin may kakilala. Maging ako po personally, talaga pong nakasanayan ko na. Kahit ako'y matagal na sa loob ng bahay, paikot-ikot na ako sa loob ng bahay, ay nakasanayan ko na ang may busal sa bibig. Lalo na nga po ako'y bagong galing sa labas, talagang hindi ko muna po tinatanggal. Dahil nag-aalala nga po ako. Not only for myself, for my protection, simple po sa aking mga kasama sa bahay, sa aking mga mahal sa buhay. Kaya nga, sa kapanahon ng po natin ito, higit po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Huwag po nating i-allow, huwag po nating hayaan na yung mga burden na ating pinagdadaanan ay siya pong sisira sa tahakin, sa purpose ng Diyos sa ating buhay. May layunin po yung Diyos sa ating buhay. Hindi po tayo wala lang kung bakit tayo sumulpot sa mundong ito. Meron pong pinagagawa ang Diyos sa atin. At kaya po tayo buhay, malakas, ligtas, ay hindi pa po tapos ang ating Diyos sa ating buhay. Kaya nga huwag po nating hahayaan ng mga pagsubok na dumadaan sa buhay po natin ay siyang sisira doon sa purpose o sa layunin ng Diyos sa atin. Kaya nga po, napakaganda po itong tagubiling ito. Ito pong paalalang ito ni Apostle Paul sa Galatians chapter 6 verse 2 na binasa po natin. Magtulungan po tayo sa isa't isa. Sa mga problema, sa mga pagsubok, dahil nga ito raw po yung isang kaparaanan para masunod po natin, matupad po natin yung iniuutos ng ating Panginoon. Kung tayo mismo sa sarili po natin, tayo nabibigatan, eh huwag po tayong mahiya lumapit sa mga kapatiran po natin, sa mga kaibigan po natin, dahil malaki po ang maitutulong ng mga kapatid po natin
ng ating mga matalik na kaibigan para po tayo ay lumakas. Katulad nga po ng napagkwentuhan po namin, ng isang araw kahapon po sa aming pong devotion, doon po sa isang katanungan ni Pastor Romil, ano ang naging bahagi, ano ang naging kahalagahan ng kaibigan mo at ikaw ay nai-restore niya. At sa buhay ko po, ito po napakalaki ang naging tulong ng aking kaibigan para po ako makarestore at narito po ako ngayon. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay dumanas po ng, nagkaroon po ako ng depression. That was 1989 to 1989. Tatlong buwan po akong depression, lahat po ay kinatatakutan ko. Namuhay ako sa takot. Ayoko na nag-iisa, kapag nagising ako sa umaga, wala na akong katabi, wala na ang misis ko, labas na kagad ako. Ayaw na ayaw ko po na ako yung nag-iisa. Pati yung nga panonood ng TV, kinatakutan ko. Pero salamat, may kaibigan na nagpayo and I listen. At sinunod ko yung kanyang payo. And here I am now. Kaya nga po, yung problema po, naandyan lang po lagi yan. Hindi nawawala. Sabi nga, relentless. Pero, huwag po tayong padadala, huwag po tayong palulumpo sa mga problema. May mga kapatid po tayo na pwede po nating lapitan. Sabi nga, kung tayo nabibigatan, may kabigatan sa ating puso, may kasakitan po tayo, look for someone that will help us and join us to carry our burden. Ulitin ko pong basahin, tulungan ninyo ang isa't isa. Ito po ay hindi lang pakiusap ni Apostle Paul. Ito po ay kanyang inuutos. Tulungan nyo ang isa't isa sa mga problema. At sa ganitong paraan, matutupad nyo ang utos ni Kristo. Nabibigatan tayo. Hanap po tayo ng mga kapatid. Accountability group. Support group. Tuloy nga po na lagi sinasabi ni Pastor Romil, dapat po meron po tayong support group. Mga kaibigan, napapagkatiwalaan, napagpapahingahan po ng ating mga sakit at indibid, mga nadaramdaman po natin. May mapapagsumbungan po tayo. Ganon din naman, ito, isa rin din paalala, kung may kapatid tayo nabibigatan, hindi magkanda-ugaga sa mga pagsubok, sa kanyang mga dalahin, usungan natin. Tulungan po natin. And that is precisely the church is. At ganun po dapat ang iglesia, ang church, nagtutulungan. Nag-uusungan. And this is new life. At ito po yung nakita ko po sa church po natin. Hindi man po sa pagmamalaki. Dito po ako ginamit ng Panginoon, dito po ako lumakas spiritually. Bagong Kristiyano pa lamang po ako nung ako dumating dito sa hindi pa pang New Life. Bago po lahat, bago ako magpatuloy, happy anniversary nga pala, New Life. 21 years na po tayo making a difference in this community sa bayan po ito. Kaya patuloy po tayo magpasalamat dahil patuloy po tayong ginamit ng ating Panginoon dito po sa iglesia ito. At hindi nga po aksidente kung bakit po tayo nagsama-sama. Para po magtulungan po tayo. Sabi nga po sa Galatia, hindi na tayo sa sarili natin nabubuhay. At bilang mananampalataya, bilang alagad ng ating Panginoon Jesus, it is our duty to help bear one another. Yung pasanin po ng iba, tulungan po natin. Hindi po aakuin, isang paalala, hindi po natin aakuin ang problema ng may problema. Tutulungan lang po natin sila. Gagabayan lang po natin sila. Wala pong pwedeng umako ng lahat ng mga pagsubok sa mundong ito, ng lahat ng pinagdadaanan po natin sa mundong ito, kundi Panginoong Hesus po lamang. Our sorrow, our grief, tanging ang ating Panginoong Hesus lamang po ang pwedeng umako.
Ang sinasabi po ni Apostle Paul, bearing one's burden, gabayan lang po natin. Tulungan po natin doon sa kanyang mga pasanin. Di po ba kapag tayo may mga pasanin, mabigat, habang nalalapit po tayo sa ating pagdadala, kunwari may isang kabambigas po tayong dadalhin, pasan-pasan po natin habang lumalapit, bumibigat ng bumibigat, mga hakbang po natin para hindi na natin kaya. Pero kapag mayroon pong umusong sa atin, isa pong malaking kagaanan. At ganun po yung sinasabi po ni Apostle Paul. Bearing one's burden. Tulungan po natin ang ating mga kapatid. Huwag po natin silang hayaan na malugmok sa mga problema ang kanilang pinagdadaanan. Tayo po sa church ay tinawag para po dito. And this is new life. Tulad nga po na sinabi ko po kanina, hindi na po tayo sa sarili lang natin nabubuhay. Dahil ang nabubuhay po natin, sa buhay po natin, ay ang ating Panginoong Jesus. Usungan po natin sila. Huwag po nating hayaang nag-iisa. Yes, pagkamisan po, nag-aatubili sila, kapag nag-aatubili sila lumapit, maaaring nahihiya, tayo na po mismo po ang lumapit, maging kalakasan sa kanila. Galatians chapter 5, verse 14, sinabi po doon, the whole law is fulfilled in one word. You shall love your neighbor as yourself. So, mahalin po natin ang ating mga kapatid. Hindi lamang po kapitbahay ang sinasabi po rito. Ang ating mga kapatid. Diyan po tayo tinawag. Amen? Kaya mga kapatid, huwag po tayong patali sa isang sulok lang. Tayo po ay magpagamit sa ating Panginoon. Magpagamit po tayo. Kaya napakaganda po yung sinasabi po, yung lagi po sinasabi ni Pastor Romil. Dapat po, meron po tayong accountability group. Meron po tayong support. May support group po tayo. Yes, may banal na espiritu na siya pong gumagabay po sa atin. Na kapag tayo yung nalulumbay, nalulungkot, hindi po natin alam ang ating gagawin, naandyan ang banal na espiritu. Hindi po mawawala yan. Naandyan po yan. Kaya nga po ang tawag sa kanya ay standby. Nakaantabay lamang po lagi sa atin. At babasahin ko po ito. Napakaganda po yung sinabi po dito ni ng author dito po sa ating article. Sabi po rito, the essence of burden bearing is spiritually accountability and responsibility. Ano po yung pakikibata ng mga problema ng ating mga kapatid. Sinabi nga ito'y spiritual accountability and responsibility. One of the most practical ways we can bear someone else is to talk, pray regularly with him. Listen to them. Makinig po tayo. Yung makinig lang po tayo sa ating mga kapatid kapag ka po siya inihihinga niya ang kanyang mga problema. Napakalaki na po itong kagaanan sa kanila. Yung makinig lang po tayo. Yung meron lang po silang mapagsabihan. Malaki na po itong kagaanan. Yung makinig po tayo. Just listen to them. Kung meron po silang kabigatan na naramdaman, walang mapagsabihan, tayo po bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, i-offer po natin ang ating mga sarili para makinig sa kanila. Kanya po, be friend to them. Pakita mo yung ating concern. Pakita po natin ang ating concern sa ating mga kapatid. At higit sa lahat, pray. Huwag po tayo magsawang manalangin. Ipanalangin po natin ang ating mga kapatid. Makapangyarihan po, may nagagawa po ang ating mga panalangin. Meron nga po, nag-post nga po ako noon sa FB. Answered prayer are result of someone who is praying. Kaya po nagiging answered prayer dahil meron pong nanalangin. Kaya manalangin po tayo, ipanalangin po natin ang ating mga kapatid na nabibigatan
Huwag po tayong magsasawang ilapit, idulog sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos po ay tapat po sa kanyang mga pangako. Lahat po ng kanya sinabi on the Bible, dito po sa Biblia, sa banal na kasulatan, lahat po ng kanya sinabi ay ginagawa po niya. Kaya huwag po tayong magatubili. Kung may nanalangin po, may humihingi po sa atin ang ating panalangin, tayo na mismo ang manalangin sa kanila. Hindi na po natin kailangan pang magtawag ng kung sino-sino para manalangin. Tayo na po mismo ang lumapit, ang magtaas ng mga concern ng ating mga kapatid sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos po ay tapat po siya. Hindi po nagbabago ang ating Panginoon. Kung sino po ang Diyos noon, siya rin po ang Diyos na ngayon. At buhay ang ating Diyos. Buhay po ang ating Panginoon Jesus. At yan po ang ginawa po niyang pagpapasakit. Inako po niya lahat ng mga dalahin po natin. Inako po niya doon sa krus ng Kalbaryo. Habang siya naghihingalo, tayo po ang nasa sa isip ng ating Panginoon. Hanggang sa mawalan siya ng buhay, tayo pa rin ang nasa sa isip ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tuparin po natin ang kanyang pinag-uutos. Bearing one's burden. Tulungan po natin ang ating mga kapatid na nabibigatan. Dahil po yung ating pagtulong po sa kanila ay isa pong malaking kalakasan sa mga nabibigatan. Meron pa po akong isang babasahin. Dito po, Matthew 11 verse 28. Sabi po rin. Matthew 11. My favorite verse. Ito ko po sa Tagalog babasahin. Matthew 11 verse 28. Sabi po rito. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasan. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Po, wala tayong malapitan, wala po tayong mapaghingahan ng mga hinanakit po natin, ng sama ng loob, ng mga hinagpis, yan, ng mga sakit na nadarama po natin, wala po tayong mapaghingahan, ay sa Diyos po tayo sa lumapit sa ating Panginoon. Siya ay ating kaibigan, Panginoon, tagapagligtas. At siya po ay may anyaya. Siya po yung nagpapaanyaya na ito. Na lumapit kayo. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat, sabi nga kayong lahat, walang sinisino, walang pinipili ang ating Panginoon. Kung tayo nahihirapan, nabibigatan po tayo, lubhang nabibigatan sa ating pasanin, tumawag po tayo sa Kanya. Lumapit po tayo sa Kanya. Dahil magaan daw ang pamatok ng ating Panginoon. At matututo kayo sa ating Panginoon sapagkat siya'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Dahil ang Diyos mismo ang papasan ito. Tulad din po na kanyang sinasabi sa Galatians chapter 6 verse 2. Magtulungan tayo sa isa't isa sa ganitong paraan ay tinutupad din niyo ang kanyang utos. Amen. Kaya mga kapatid,
Para matupad po natin ang ipinag-uutos ng ating Panginoon, ay tulungan po natin ang isa't isa. Usungan. Yan nga po. Nakamagandang salita. Usungan po natin doon sa mga kabigatang dinadala ng ating mga kapatid. At inuulit ko po, hindi po natin aakuin yung problema nila. Uusungan lang po natin. Gagabayan po natin. Panalangin po natin. Be friend to them. Mahingaan, masandalan ng kanilang mga balikat. Masandalan man lang ating balikat. Kanya po, ipanalangin po natin. Amen. Sige po, magtitingin po tayo rito ng ating mga dapat ipanalangin. Sa mga comment po natin, ha? Kanang gabi sa inyo lahat sa private chat. Okay. Manalangin po tayo. Dito po, may prayer request po ang ating kapatid na si dito tayo. Mar, dito tayo. Si Ate Len Tuloy, may prayer request po. Panalangin po natin ang ating kapatid na ang tatay po ni Ate Len Tuloy na kanya rin po ay may ubo. Kanyang tatay, si Ponciano Banyaga. Panalangin po natin. Inuulit ko po, lagi po tayong manalangin, huwag po tayong magsasawang panalangin dahil ito po ay sinasabi po ng ating Panginoon. Isa po ito sa kanyang mga tagubilin o utos na lumapit po tayo sa kanya. Dahil kaya po tayo natutugon sa ating mga panalangin dahil itinataas po natin sa ating Panginoon. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan. Tinataas po namin sa iyo ang prayer request ng aming kapatid ni si Alin Tulao, si Ate Lynn Tulao. Panginoon, in the name of Jesus, anuman ang sanhi ng ubo ng kanyang tatay ni Kuya Ponciano Banyaga, in the name of Jesus, we say and we declare that he is healed of the Lord, in Jesus' name. Anuman po yung root, naging ugat ng kanyang karamdaman, ng kanyang itong ubo, pangangati ng kanyang lalamunan, in the name of Jesus, you are healed in Jesus' name. May prayer request din po ang ating kapatid na si Jim De Jesus. Prayer po sa kanyang asawa, si Pei. Sumasakit po yung kanyang right side sa lower waist down to her legs. At para God, in the name of Jesus, anuman po ang sakit na ito, yung infirmities na ito na nais ilagay ng kaaway sa katawan ni Ate Pei, in the name of Jesus, we command you to get out in Jesus' name. We declared healing in Jesus' name. Hindi ito appendicitis, in the name of Jesus. Hindi ito isang uri ng karamdaman, Father God, in the name of Jesus. And we ask and we agree in the name of Jesus. Negative ang magiging result ng kanyang examination in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong kagalingan. Ipagkakalumon sa aming kapatid, kay Pe, in the name of Jesus. Panginoon, dalangin din po namin sa iyo ang request po na aming kapatid na si Simon Banta, Father God, in the name of Jesus, ikaw lagnat, ubo, sipon, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, sa katawan ni baby Simon Banta, custodio, in the name of Jesus. You have no power, you have no authority over that body in Jesus' name. Lumayas ka ngayon din sa pangalan ni Jesus. Panalangin din po natin ang prayer request ni Kuya Raul Blanca Flor na gumaling ang lagnat. Tay, medyo nalalabuan ako. Si Rodeline. Father God, in the name of Jesus, salamat po, Panginoon, sa iyong kasagutan sa aming kapatid ito. Anuman ang root, anuman ang sagin, ang naging kanyang lagnat, in the name of Jesus, ito po, Panginoon, na tinataas po namin sa iyo at nagpapasalamat kami, Panginoon, na pagagalingin mo yung aming kapatid nito in the name of Jesus, si Rodeline Rodan, in the name of Jesus. Maging ang kanyang asthma, in the name of Jesus, we
tinutunaw ka namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Jesus name. Well, nilalapit din natin ang isang prayer request ng ating kapatid na si Marites Alarcon Salgado. Prayer request po niya ay kalakasan sa kanyang mga anak, sa kanyang ina at mga kapatid. Para God, in the name of Jesus, salamat po Panginoon. Na ikaw po magbibigay ng kalakasan, spirit, soul, and body sa mga mahal sa buhay ng aming kapatid na si Ate Marites Alarcon Salgado. In the name of Jesus, Panginoon. Palakasin mo sila, Panginoon, sa lahat ng uri, Panginoon. Mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan, para God. Salamat po, Panginoon, na palalakasin mo ang kanilang mga anak, physically, spiritually, in the name of Jesus, ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, na ibubus mo ang lahat ng pagpapala mo sa mga anak mong ito, in the name of Jesus. Para God, dalangin din po namin, Panginoon, sa Ninang Teddy, para God. We say and we declare the healing in the name of Jesus sa kanya pong karamdaman, provision, protection in the name of Jesus, Panginoon. Pare God, salamat po sa kanyang buhay. Hindi nang Teddy, Panginoon, patuloy ka pong mangunguna sa kanya. Pagkalong mo pa siya ng mahabang buhay at makilala kanya, Panginoon, sa kanyang buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Panginoon, mangusap ka sa kanyang puso, Panginoon. I-bless mo siya, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay. Pag-pray din po natin ang kahilingan po ni Ate Margie Basalo Banta. Request po niya kay Baby Simon Banta Custodio. Napanalangin na po natin. Magaling na siya sa pangalan ni Jesus. Ito po, may prayer request din po si Kuya Raul at saka si Ate Vilma sa pamilya po ni Isabela family na gumali sa Lagnat at nagpapasalamat din po sila sa kagalingan ng pamilya ng hipag na si Rodeline Roldan. Okay, may prayer request pa. Prayer request po ni Andrew Parcon. Praise report! May praise report po tayo. Nagpapasalamat po si Ate Andrea Parcos sa pagaling ng kanyang isang employee na si Saira Abad at ang kanyang asawa at kanyang dalawang anak sa COVID. Panginoon, salamat po na patuloy mong i-restore ang aming mga kapatid na ito, Panginoon. Patuloy mo silang palalakasin at patuloy kang mag-manifest yung kabutihan at kadakilaan mo sa kanilang buhay. May praise report din po dito si Ate Lani Claudio Rivera. Salamat sa Panginoon sa negative swab test result ng swab test ni Giselle at okay ang kanyang medical. Salamat po Panginoon sa kabutihan mo sa iyong anak na ito, Father God. Salamat po sa negative result ng kanyang swab test, Father. Salamat po Panginoon din po sa kapayapaan ni pagkakalob mo sa kanila in the name of Jesus. Hallelujah. Muli po, isa pang papagpalang araw, gabi po sa ating lahat. At magbabati lang po ulit tayo sa ating mga kapatid, sa mga comments. Sorry po, medyo naninibago po ako dito sa lumaki kasi yung aking cellphone. Dati kasi ganito lang ang ginagamit ko, naging laptop. Okay. Yeah, magandang gabi sa inyo lahat. Ate Mabel, John Louis de Maranan, Ate Senica, magandang gabi sa inyo lahat. Ate Lorna, Day Puyart, maraming salamat. Good evening sa inyo lahat. Okay, si Ate Mabel. Okay, magandang gabi po muli sa inyo lahat. Bilang pong paalala, announcement po natin, patuloy po nating huwag kaliligtaan. Ipinaalala po natin lagi sa bawat isa, sa New Life. Lagi po tayong manood po. Tangkilikin po natin ang ating online devotion. Ito po ay at lahat po ng mga programa po natin mula Lunes hanggang Linggo.
sagad-sagad po yung ginagawa po natin. Hindi po kayang pigilan ang anumang klase ng pandemic ng ating ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po kaya. Hindi po kaya tayong pigilan. Gagawin po natin anuman po yung mangyari, anuman po yung sitwasyon na pinagdadaanan po natin. Patuloy po natin ipapakilala, ipapahayag sino ba si Jesus sa bayan po natin. Ang Jesus po ang ating itataas lagi sa lahat po ng ating ginagawa. Pagay sa mga achievement po natin, tanging si Jesus lamang po ang ating itataas sa ating mga ginagawa sa bahay, sa trabaho po natin. Ano man pong blessing na ipinagkaloob niya, bring back all the glory sa ating Panginoon. Dahil karapat dapat po siyang papurihan. At yun lang po, tulad niya po na sinabi ko kanina, yun lamang ang pwede po nating maibalik sa ating Panginoon. At diyan po tayo tinawag, diyan po tayo nilalang ng ating Diyos. Tulad niya po ng message noon ni Pastor Peter, diyan po tayo tinawag, diyan po tayo nilalang ang bigyang papuri ang ating Panginoon. Bigyang karangalan ang ating Panginoon. Muli po, tayo po ay nagpapasalamat sa ating lahat, sa ating mga kapatid na sumama sa gabing ito. Hallelujah. Sige po, tayo po ay muli ay manalangin. Nag-umpisa po tayo sa panalangin. Mag-de-end din po tayo sa panalangin. Panginoon, muli isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. At ikaw po yung aming itinataas sa gabing ito. Wala na pong iba kaming pwedeng parangalan sa buhay po namin, sa lahat ng ginagawa po namin, kundi tangi ikaw lamang. Salamat po sa iyong mga salita na aming pong napabulay-bulayan sa gabi ito na maging kalakasan po sa buhay po namin. Father God, touch us Lord. Ipuin mo kami Panginoon. Pausapin mo lagi kami Panginoon upang maging kalakasan kami ng aming mga kapatid. Maging kaakibat po namin sila, Panginoon, sa lahat ng aming pong pinagdaraanan, para diyan. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa amin, sa bawat isa, upang maging, upang maluwalhati ka sa buhay po namin. At sa gabi ito, wala po kaming itinataas, kundi ang inyong pangalan. Truly, we bless and we honor you today. Ikaw po yung tinataas po namin, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, isa pong mapagpalang gabi sa inyo lahat. Hanggang sa muli po, mga kapatid. God bless you.